Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon pa ay patuloy pa rin na minomonitor ang sirkulasyon na nasa silangang bahagi ng Mindanao at mababa pa naman ang tsansa nito na maging bagyo pero kikilos po yan pakanluran. Palapit po lalo na dyan sa Southern Mindanao. At muling magpapaulan yan dito po sa ating bansa simula po sa Linggo ng gabi o kaya po ay sa Lunes ng umaga kaya patuloy lamang po natin nababantayan at ang amihan naman ay patuloy pa rin na nagdadala ng preskong panahon dito sa ating bansa, lalong-lalo na po dito sa May Luzon. At ito naman po ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, generally na maayos naman ang panahon ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lamang sa mga tsansa ng makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Santa Ana, Cagayan, Baggao, Infanta, Quezon at Polillo Island at makakaranas rin ng makulimlim na kalangitan na may mga pag-aambon sa ilang bahagi ng Balangiga sa may Eastern Samar, ilang bahagi ng Southern Leyte at posible ang may kalakasan na mga pag-uulan dyan po sa may Caraga, Northern Mindanao, ilang bahagi ng Davao Region, South Cotabato, Sarangani at Sulu Archipelago. Kaya ba yung pag-ingat po sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, gaya po rin yung nakikita ay malayo na po yung kulay pula dito po sa ating bansa. Ibig sabihin niya na wala na po tayong nakataas na gale warning signals. Pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. Taka po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!